Ayon sa Manila Bulletin, darating na ang BrahMos missiles ngayon April 19, 2024. Masaya ang Armed Forces of the Philippines ay masaya dahil sa paparating na ang BrahMos cruise missile system mula sa India na binili ng Pilipinas. Ang isang source na privy sa paghahatid ngunit hiniling na huwag pangalanan ang nagsabi na ang pansamantalang petsa para sa pagdating ng BrahMos supersonic missile system ay nakatakda ngayong araw, 19 Abril taong 2024 sa Clark International Airport. Sinabi ng source na ang Indian missile system ay nakumpirmang papasok upang kontrahin ang pagsalakay ng China. Hindi pa ito kinukumpirma ng AFP at Department of National Defense bagamat optimistiko ang militar sa pagsasama ng pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo na i-operate ng ating Philippine Marine Corps. Sinabi ni AFP Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, "We cannot comment unless ibinalik sa amin ang capability. Magbibigay kami ng mga detalye sa sandaling ang equipage ay formal na ibigay sa AFP," ito ay kanyang sinabi at dinagdag pa niya na sana maibigay ito kaagad sa AFP para magamit nito. Ang pagkuha ng BrahMos missile system ay nakonsepto noon pang 2017 at inaprubahan ng Office of the President noong 2020 bilang bahagi ng Horizon 2 Priority Project sa ilalim ng Revised Modernization Program ng AFP sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea na kinasasangkutan ng Chinese na posibleng paglusog ng mga barko ng China. Noong December 31, 2021, ang former Defense Secretary na si Delphine Lorenzana ay nag-issue ng Notice of Award na para sa Philippine Navy na tinatawag ang proyekto na Shore-Based Anti-Ship Missile Acquisition, at ito ang missiles ng India. Ang BrahMos Aerospace ay isang joint venture ng India's Defense Research and Development Organization o DRDO at Russian Rocket Design Bureau NPO Mashinostroyenia. Ang missile system ay nagkakahalaga ng lampas $374 million o humigit kumulang 18.9 billion pesos. Ang BrahMos missiles ay gagamitin ng Marine Coastal Defense Regiment para magbigay ng deterrence laban sa anumang pagtatangka na pahinain ang soberanya at mga karapatan sa soberanya ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon sa tagagawa ng India na BrahMos Aerospace, ang BrahMos missile ay may flight range na hanggang 290 km na may supersonic na bilis sa buong flight na humahantong sa isang mas maikling oras ng flight at nagsisiguro ng mas mababang dispersion ng target nito, isang mas mabilis na oras ng pakikipag-ugnayan, at isang kakayahan na hindi kayang maarang ng anumang kilalang sistema ng armas sa mundo katulad ng mga interceptor missiles at close-in weapon system. Ang acquisition project ay pinadali sa pamamagitan ng government-to-government deal at kasama ang paghahatid ng 3 missile na baterya, pagsasanay para sa mga operator at maintainer, pati na rin ang kinakailangang integrated logistics support package. Ang nag-iisang baterya ng missile ay karaniwang binubuo ng 3 mobile autonomous launcher na may 2 o 3 missile tube bawat isa kasama ang mga tracking system nito. Noong Pebrero taong 2023, 21 Filipino Marines ang nakatapos ng pagsasanay sa India kung saan nakuha nila ang mga kasanayan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng isang shore-based anti-ship missile system para sa pagsasama ng BrahMos missile sa sistema ng Philippine Marine Corps. Kaugnay noong nakaraang 26 ng Marso, nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Ministro ng Panlabas na Ugnayang Subramaniam Jay Shankar ng India kung saan muling pinagtibay ng huli ang suporta ng India para sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pangako nitong panindigan ang isang rules-based order at itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa pagdating ng BrahMos missiles ay masasabi nating may pantapat na ang Pilipinas laban sa barko ng China.